Hi guys, welcome back to another YouTube video. It's me once again, your coach AJ Palmos. At kung bago ka sa aking YouTube channel, click mo lang ang subscribe button, bell notification para lagi kang updated sa mga future videos natin. For today's video, ang pag-uusapan natin is 6 best habits for spiritual health. Yung unang topic natin is for physical health and then mental health, and this time naman for our spiritual health. Nagkakasakit din po ang ating spirit, at ito po yung mga tip na ibibigay ko sa inyo para maayos ninyo yung inyong spiritual health sa pamamagitan ng 6 na tips na ibibigay ko po ngayon. Ngayon, kung ready ka na, samahan niyo po ako. Tara! Number 1 is Bible reading and reflection. So, narinig nyo na rin po ito doon sa mga previous videos natin, kasi lahat po yan is interconnected with each other. So, Bible reading or reflection, dahil spiritual health ang ating pinag-uusapan, napaka-importante po na kukuha po tayo ng wisdom through Word of God. At yung reflection naman po, kung paano natin siya i-apply sa sarili nating mga buhay. Number 2 is silent prayer in a quiet place. Madalas sa buhay natin, lagi na lang tayong busy, lagi na lang tayong magulo, wala na tayong oras na magkaroon ng quiet time sa isang quiet place. So this time, ibabalik po natin yung prayer time. Dahil pagka nasa isang tahimik na lugar ka, nakapag-pray ka, nakapag-confess ka ng mga kasalanan natin, nagkakaroon po tayo ng peace of mind. And reason din po kung bakit magulo yung buhay natin, kasi wala na po tayong silent time or prayer time with God. This time, ibabalik po natin yan sa ating habits. Number 3 is do good deeds. Of course, pinag-usapan natin is spiritual. So, importante po gumawa tayo ng maganda para sa kapwa. Marami naman pong mga pamamaraan paano tayo makakatulong sa ating kapwa. Hindi lang naman to pagbibigay ng finances. Minsan, yung pagbibigay mo lang din ng quality time sa ibang tao, yung pakikinig mo sa mga rants ng ibang tao, o yung pagtap mo sa balikat, o yung pangangamusta mo sa ibang tao, is malaking bagay na po yan para makatulong ka dun sa mga tao. At habang kayo po ay gumagawa ng kabutihan, gumaganda rin po yung ating spiritual health. Kasi nagkakaroon ng purpose yung buhay natin sa pamamagitan ng pagtulong o paggawa ng kabutihan sa ating paligid. Ito po, isa po sa mga lagi ko pong pinangahawakan na salita. Ang paggawa ng mabuti ay hindi magdudulot ng masama. So, gumawa tayo ng kabutihan sa mundo. At habang gumagawa tayo ng kabutihan dito, si God na po yung bahalang mag-reward sa atin sa ating mga magagandang gawa. Number 4, talk to God anytime, anywhere. Commonly sa atin, pag meron akong mga client, tinatanong ko, anong oras ka nagpipray? Madalas sagot nila, bago matulog, pagising sa umaga, o kaya pagkakain ha. Yun lang inaalala nila ng pagpipray. Alam niyo po, ang oras po ng prayer is anytime and anywhere. Kung anong pan po yung ginagawa mo at may marami kang bakanting oras, pwede ka pong mag-say thank you. Pwede ka pong mag-pray anytime, anywhere. Ako po, kaugalian ko na tuwing ako po ay nagda-drive, nagde-deliver po ako ng mga products, or meron po akong mga pinupuntahan, ang quiet time ko at God's time ko, time ng aking biyahe. Wala akong ibang ginagawa dyan kung hindi mag-thank you sa mga bagay na nakikita ko, sa mga bagay na meron ako, at sa mga bagay na wala ako. Dahil habang nagpe-pray ako, habang nagte-thank you ako, nakikita ko po kung ano man yung mga blessings na meron po tayo rito sa mundo. Of course, may mga bagay din po na wala tayo, pero lagi ko pong pinagpapasalamat na ibibigay po yan sa atin at the right time. At habang ginagawa ko po yung ganung practice, yung spiritual health ko po, paganda lang din po ng paganda. So kasama po yan sa mga tinuturo natin upang magkaroon po ng magandang spiritual health.
Number five is attitude of gratitude. Katulad po nung ginagawa ko na pagpapasalamat, anytime, anywhere din po yan, ginagawa ko po yan. Kung ano man yung mga bagay na meron ka, ipagpasalamat mo. Ano man yung mga bagay na wala ka, hingin mo at ipagpasalamat mo. Dahil anything po na inihingi natin, malamang baka hindi pa po right time kaya hindi ibinibigay sa atin. Or maaaring makakasama sa atin kaya wala pa po sa atin yung mga blessings na gusto natin. Dahil si God may plano po yan sa buhay natin. At magtiwala lang po tayo kung ano man po yung plans ni God dun sa ating personal na buhay. Dahil for sure, mas magaganda ang mga plano niya kaysa sa ating mga plano. Number 6, offer everything to God. Do not worry. Isang bagay po para po tumibay ang ating pananampalataya or maayos yung ating spiritual health is ibigay mo po kay God lahat. Dala sa mga client ko kung bakit nahihirapan gumaling sa kanilang mga karamdaman is because bit-bit nila yung problema. Pinapasan nila lahat ng stress, pinapasan nila lahat ng mga pagsubok wherein dapat bago po kayo matulog, dapat yan po ay binibigay ninyo kay God. Especially po sa mga matitindi po ang mga sakit. Bakit ka nag-aalala? Eh, wala ka namang magagawa. What if ibigay mo kay God yan, ipag-pray mo yung gusto mong mangyari, let God and magpahinga ka lang ng maayos, for sure si God ang gagawa ng paraan. Kasama po to sa mga tinuturo ko, like for example, mga cancer patient. Isang reason kung bakit mahirap silang gumaling, dahil buong araw nila, nararamdaman nila na in pain sila sa kanilang cancer, hanggang sa pagtulog at panaginip nila, pakiramdam nila meron pa rin silang cancer. At isang reason po kung bakit kasama po ito sa sinasabi ko sa inyo, yung let God, do not worry, because pag natutulog ka, wala ka ng control. So what if ibigay mo po kay God yung karapatan na siya ang gumalaw sa'yo habang ikaw ay nagpapahinga. Nang sa ganun, magkaroon po tayo ng peace of mind. At pag meron po tayong peace of mind, si God po gumagawa po yan ng paraan. Alam niyo po, every time na meron akong nakakausap ng mga inquiries, isa lang po lagi kong sinasabi sa kanila. Hindi po aksidente na tayo po ay magkausap. Yan po ay may divine purpose or grace ni God. Kung nag-pray ka, tapos hindi mo ginawa yung ibinigay sa iyong prayer, so hindi naman po kami yung nawawalan kung hindi yung mga tao pong lumalapit pero hindi po gumagawa ng pamamaraan. So yan pong anim na yan ang aking ibinibigay sa inyo na 6 best habits for spiritual health. Lahat po niyan, physical, mental at spiritual health ay magkakaugnay. Kailangan po yung tatlong yan, pare-parehas po nating mapagaling. Dahil isa man sa tatlong yan ang magkasakit, automatic po hindi po gumagaling yung ating katawan. Kung gusto niyo pong mag-inquire sa atin at magkaroon po kayo ng free coaching sa akin, pwede po kayong mag-comment sa ating video or pwede po kayong mag-PM mismo sa akin para personal ko po kayo ma-assist at mag-guide. Maraming salamat po sa inyong panonood at kung nagustuhan mo itong ating video, huwag mo pong kalimutang i-like. Mag-comment din po kayo sa ating video. I-share nyo po yung ating video para mas marami pong makapanood. At huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel na sa ganon marami po tayo matulungan at mabless pang iba. Maraming salamat po sa inyong panonood. Once again, my name is Coach AJ Palmos and see us again on my next video. To God be the glory. Bye-bye!